everyone, welcome back to my channel. This is Mama RJ. I hope napanood nyo na yung una kong video about sa top 10 na favorites body mist ko from Bath & Body Works. So ito na yung isa ko pang video tungkol naman sa top 10 na favorite body mist ko from Victoria's Secret. Actually, ang request ng isa sa inyo is ipakita ko yung top 5 na favorites ko. Kaya lang sa sobrang dami kong favorites, ginawa ko na lang siyang top 10. But actually, itong ipapakita ko sa inyo is meron akong isang special mention. Isa siya dati sa mga nasa top 10 na favorites ko. Kaya lang dahil limited edition siya at hindi na nga siya inilabas ng Victoria's Secret, inilagay ko na lang siya sa special mention ko. So, ito yung Midnight Ivy. Kung nanood kayo sa vlog ko yung about sa most complimented body mist ko from Victoria's Secret, alam nyo na ito yung top 1 ko na most complimented body mist. Actually, yung isa ay naubos na. Lumabas ito ng 2017 and nakabili yata ako nito 2019 na. So, halos wala na akong mabili and na-discover ko siya na ganun pala siya ganda yung kanyang amoy and yung kanyang siyash, projection, and longevity. Sana bumili ako ng marami, kaya lang wala na nga mabili. Ayun, buti nga nakabili pa ako ng isa pa. So, naubos na ito. Ito na lang. So, tinitipid-tipid ko siya. Parang ayaw ko siyang gamitin. Ayun. Ang scent notes niya ay sexy warm woods, a touch of cozy gourmand, dark and enticing. Very deep talaga to. And what's this? Ang ganda nung kanyang amoy. Parang siyang ano, parang siyang gourmand scent siya na warm and cozy siya na what's this? Very deep din siya at the same time. Grabe ito, grabe. Pag ito yung ginagamit ko dati sa school, hinahanap nila kung sino ang may gamit nito. Kasi pag magpe-prayer na kami, for example, sa classroom, and hanggang dun sa dulo na estudyante, tatanungin nila, ano yun? Anong amoy yun? Sino may gamit? As in, 5 meters or more, ganun kagrabe yung siyash nitong pabango na to. As in, amoy na amoy siya, and ang bango-bango niya, very warm and cozy. So, kaya lang sana ibalik siya ng Victoria's Secret. Please, Victoria's Secret. Pagka ibinalik pa nila to, mag-i-stock na ako. Anyway, so yan yung Midnight Ivy. And pasok na tayo sa top 10 na favorite ko. Ito yung Magic Shine. Ito yung top 10 ko. Hindi siya masyadong kita. Actually, meron pa akong dalawa nito. Yung isa na ubus ko na, kaya lang hindi ko makita kung nasan yung bote. Kulay puti kasi hindi ko alam saan ko nailagay. Gustong-gusto ko to kasi ang amoy nito, very fresh siya, floral siya. Amoy cotton flower siya na basta ang bango, amoy ano rin siya, baby powder, na parang kang kumuha ng baby powder, binuhos mo sa sarili mo. Yun yung amoy nito. Pero floral siya, fresh floral yung description sa kanya. Pero ang bango-bango niya, parang siyang ano, parang siyang yung, meron siyang amoy ng cotton, na floral, na may konting amoy ng sabon. Yun yung amoy niya, sobrang bango nito. Parang yun nga, parang siyang amoy, amoy sabon, amoy baby powder, ang bango, para siyang bagong labang damit yung amoy nito. Kaya lang, hindi ko alam kung meron pa nito sa Shopee, kasi kung meron pang available nito, malamang sobrang mahal na niya kasi nga mga limited edition to.
Pero sobrang bango nito. Kung mahilig ka sa powdery fragrances, oh my God, magugustuhan mo to. And yung aking top 9 is yung Dream Angel. Actually, perfume body mist to. Meron tong perfume, pero dahil meron naman siyang body mist, sa body mist ko lang siya kinukuha. Ang scent notes dito is vanilla, jasmine, amber, woody notes, and red berries. Ewan ko saan napunta yung red berries dito. Kasi yung naamoy ko lang dito, yung woody notes, yung vanilla, and then yung jasmine. Yung amber, naamoy ko din siya. Pero ang pinaka naamoy ko dito, ang ganda ng pagka-balance ng amoy niya. Yung amber, yung jasmine flower, yung vanilla, tsaka yung woody notes dito. Napakabango. Ewan ko, pero para sa akin, powdery siya. Kasi pag ginamit ko to, grabe yung amoy niya. As in, naglilinger talaga siya. Amoy na amoy ko yung sarili ko. Napakabango. Pero more on medyo woody talaga siya. Pero hindi yung woody na masakit sa ilong ha. Ang bango nito, grabe. Ang bango-bango nito. Nire-recommend ko to kung kayo mahilig sa mga medyo woody ang dating na naglilinger yung amoy na parang amoy baby powder din yung amoy. Ang bango nito, grabe. Gusto-gusto ko to. Gusto ko nga itong bilhin sa kanyang perfume mismo. Kasi syempre, mas long-lasting siya sa perfume. So, yan yung aking top 9. And yung aking top 8, ito yung Tea's Heartbreaker. Heartbreaker nga ba siya? Perfume body mist din ito. Actually, yung anak ko lalaki, ayaw niya nito kasi para sa kanya, ang amoy daw nito, amoy ano, amoy yung pawid sa lipad. Sabi niya, yung initial spray niya, amoy pawid. Amoy lipa. Ang kundun sa niya nakuha yun. Pero parang meron nga siya konti. Pero syempre, initial lang naman yun. Di naman yun nagtatagal. Ang scent notes nito is whipped cream, vanilla, and pink lotus, tonka bean, and star fruit. Yung star fruit dito, naamoy mo talaga kasi matamis siya. And then, yung tonka bean, yun nagpapa-warm sa kanya. And then, nandun din yung vanilla sa kanya and yung pink lotus sa kanya. Floral na hindi ganun ka-floral. Basta, ang bango niya. Ang bango niya. Napaka-bango niya. Ang bango-bango niya. Gustong-gusto ko to. Kasi, halos lahat ng pabango na may whip cream, whip vanilla. Gusto ko yung mga pabango ganyan. Yung may mga whip. Whip cream, whip vanilla. Gusto ko. Ito may whip din siya. So, gustong-gusto ko siya. Ang pango niya. Amoy na amoy sa kanya yung star fruit. Then, yung whip cream and yung vanilla. Ang bango niya. Sobra. And then, punta na tayo sa aking top 7. Itong top 7 ko, favorite ko na talaga to ever since pa. As in, bumibili ako dati ng Victoria's Secret, halos lahat ng binibili ko, puro ito lang. Ito lang pabango na to. Kasi, ewan ko, gusto ko yung amoy niya. So, ito yung Amber Romance. Ayan. Classic nila to. Lagi tong available online. So, kahit hindi ka mag-stock nito, lagi kang makakabili online. And, kinuha ko na rin siya sa shimmer mist niya. Ito yung shimmer niya. Kaya lang, napansin ko lang mas long-lasting tong mga nandito sa bote na to kaysa dito sa lumabas na ito. Ang scent notes nito is deep amber, sugar kisses, shimmering sunsets. Pero ang description sa fragrantica.com, ito ay black cherry, creme anglaise, vanilla, and sandalwood. Lahat nun naamoy sa kanya kasi meron siyang konting tamis. Siguro yun yung black cherry. And then meron siyang, may creamy sa kanya. Siguro yun yung creme anglaise. And then vanilla, of course. Nandun talaga yung vanilla. And yung woody notes niya, nandun talaga siya.
And napaka long lasting nito. Grabe din ang projection nito pag ginamit mo to. Pag galing ka dun sa dulo, and then nandito ka, yung lahat ng pinanggalingan mo, amoy na amoy ka. Grabe ang projection nitong pabango na to. Ito ay sulit na sulit pag binili mo. Kaya lang, I think, pag teenager, hindi to masyado magugustuhan. Siguro mga 20 years old and above. Kasi medyo may pag-deep na rin yung dating niya. And medyo konting powdery din to. And creamy din siya at the same time. Pero may matamis naman sa kanya. Siguro yun yung black cherry. So, yan yung aking top 7. And yung aking top 6. Ito yung under the covers. Yan, guys. Sa packaging pa lang, guys. Gustong-gusto ko na. Packaging pa lang, panalo na para sa akin. Buti na lang, pati yung laman niya sa loob, gustong-gusto ko. Parang wala rin nagtitinda nito sa Shopee. Kasi ano rin to eh, limited edition. Parang lahat ng nasa akin, limited edition. Kasi pag nagustuhan ko yung pabango, nag-i-stock talaga ako. Kasi alam ko, hindi na nila ibabalik ulit. Kaya nag-i-stock ako kapag gustong-gusto ko sila. So, meron pa akong dalawa nito. Kasi yung isa ay naubos ko na. Ito siya. So, tatlo lang siya. Actually, apat dati to. Kaya lang sa sobrang long lasting niya, baka abutin ako ng ilang taon, hindi ko siya maubos. Kasi isa din to sa mga pabangoy na maganda yung CS niya, maganda yung projection niya, and very long lasting din siya. Kaya yung damit ko, 3 days na. Pag ito gamit ko, naiiwan yung amoy niya dun sa damit ko. And ang bango nito, dalawa lang scent notes niya. Meron siyang vanilla and purple fresia. Ang bango, para siyang amoy ng perfume. Grabe, grabe. Gustong-gusto ko itong pabango nito. Kaya yan, tinitipid-tipid ko siya kasi wala na nga mabila. Ayan. And then next one, ito isa to sa mga nagustuhan kong pabango ng pink. Actually, may mga gusto rin akong pabango ng pink, pero ito yung pinakagusto ko actually. Ito yung Fresh and Clean. Ang scent notes nito is sweet apple, fresh tangerine, sea spray. And ito yung pinakauna kong naubos. Pero ang kanyang, what's this scent notes? Tiare, flower, and sea spray, magkaiba. And dun sa isa naman, ito yung 2015 packaging. 2016 packaging ito. Ayan. So, ito yung pinaka, 2016 packaging. And then, ito yung sumunod. Ito yung latest ngayon. Ito. Ang gustong-gusto ko yung amoy nito, guys. Kasi nga, siya. Kung sa Bath and Body Works, ang ginagamit kong pabango kapag summer, yung watermelon lemonade na pinaka-favorite ko, very juicy and refreshing. Sa Victoria's Secret naman, ito yung lagi kong nilalabas kapag ganyan summer na. Kasi very refreshing siya. Ang ganda ng amoy niya, very fresh. May pagka-aquatic din yung dating niya, kaya lang medyo may matamis sa kanya. Siguro yun yung apple. Ang bango nito, kahit nga lalaki pwede itong gamitin kasi hindi naman siya sobrang tamis. Unisex siya para sa akin, kahit pink na pink yung kanyang packaging. Ang bango nito, kaya kung ikaw ay mahilig sa mga aquatic scents, yung mga watery scents, yung mga fresh lang, magugustuhan mo to. I would highly recommend this for you. Itong top 5 ko, kakabili ko lang nito eh. Kaka-review ko lang din nito. Nung una, skeptical akong bilhin to kasi baka hindi ko magustuhan. Kasi yung classic nito, hindi ko naman hate, pero hindi ko masyadong favorite. Pero ito, gusto ko. So, ito yung Bombshell Gold.
ang pinaka-prominent na maamoy dito is yung lychee, meron siyang vanilla, and meron siyang sandalwood. Initially, spray nito yung lychee, agad ang maamoy mo. And pag nag-dry down na siya, yung vanilla na lang and yung woody notes ang maamoy mo. Napakabango niya, very warm and cozy din siya. Gustong-gusto ko na to. Bala ko nga to bilhin dun sa perfume na niya kasi sobrang bango niya para sa akin. So, yan yung aking top 5 Bombshell Gold. And then next one, yung aking top 4. Top 4 ba to? Ewan ko, nagkalito-lito na, bahala na kayo humintindi guys. Basta yung susunod ko, eto, Passion Struck. Ang bango nito. Alam nyo ba, ang scent notes nito, apple, vanilla, orchid, yung paborito kong scent note. Oh my God! And then, hindi na siya nilalabas ng Victoria's Secret. Although, may mga nagtitinda pa sa Shopee nito, yung mga luma na lang. Kasi itong packaging na to, actually, meron akong dalawa, may backup ako, dalawa. Ewan ko. Hindi ko nakikita yung batch ko nandun sa loob. Pero I think ito ay 2015 pa, 2016. Pero I don't care. I don't care. Kasi gustong-gusto ko siya. Ang bango-bango niya. Yung vanilla orchid nito. Oh my gosh. Hindi siya ganun katamis. Napakabango nito. Napakabango nito. Gustong-gusto ko to. Hindi nga lang siya maghapon, nadidikit sa balat mo or sa damit mo. So, you have to reapply every 3 hours. Pero I don't care pa rin. Kasi gusto ko siya. Ang bango-bango niya. Passion siya. Bala kong bumili pa ng isa nito. Kasi ayaw ko siyang gamitin. Baka maubos. Ay, naku, nalaloka na. Anyway. And then, yung next one. Ito pala yung top 2 ko. So, top 3 pala yun. Ito pala yung top 2 ko. Actually, ewan ko kung may idea na kayo. Yung top 2 ko actually is... Ito. Pinagsama ko sila sa top 2 kasi pareha sila ng amoy. Gustong gusto ko ang bare vanilla. Ewan ko. Bangong-bango ako sa kanya. Gustong gusto ko siya. Parang feeling ko pag gamit ko tong pabango na to, ang yaman ko. Bango kasi niya. Ang scent notes niya is whipped vanilla, soft cashmere, skin to skin. Skin to skin. Ewan ko na yun. And then ito naman, kailan lang lumabas tong Bare Vanilla Decadent. Pero actually guys, lahat na flanker ng Bare Vanilla binibili ko. And isa rin ito sa mga flanker niya. Glowing Amber Vanilla Bean, a deep rich take on Bare Vanilla. So, ang amoy nito guys, ano siya, warm and cozy, na medyo woody yung dating niya, na medyo matured yung dating niya, na perfume yung dating niya. Ganun, ang bango, grabe. And then, yung amoy nito, medyo minty siya ng konti, na may konting amber, pero bare vanilla pa rin ang amoy nito. Nilagyan lang siya ng mint, and nilagyan lang siya ng konting amber. Para lang magkaroon siguro ng konting twist. Pero bare vanilla pa rin yung amoy niya. Pero, ang bango. So, ito, kinuha ko rin siya sa kanyang... what's this? Ito yung kanyang shimmer mist. Ayan. And napansin ko lang, pinag-compare ko sila, mas long lasting ito kaysa dito sa shimmer mist. Ewan ko. Siguro ano. Talagang ganun. And then, itong Bare Vanilla Decadent. Meron din akong dalawa. Kaya ganun lang yung kinukuha ko, kapag gustong-gusto ko siya, ganun lang yung kinukuha ko, isang backup lang, kasi nga, lahat ng Bare Vanilla na flankers, pati yung ano niya, meron ako. So, baka hindi ko siya maubos ng 10 years. So, okay na yan, kahit papano. And, hulaan niyo ko ano yung top 1 ko, my all-time favorite. Para siyang yung
Winter White Jasmine ng Bath and Body Works. As in, hindi ako makamove on dito sa pabango na to. As in, paggamit ko to, naamoy ko yung sarili ko, bangong-bango ako sa sarili ko. Parang feeling ko laging nasa ulap ako. Paggamit ko tong pabango na to, ewan ko guys, sobrang adik ko dito sa pabango na to. And actually, binili ko siya sa 7 bote kahit alam kong sobrang long lasting nito. Para siyang ano, para siyang yung mga classic na Victoria's Secret na sobrang ang ganda ng sillage, ang ganda ng projection. Very long lasting siya. Parang kapag in-spray ko siya, tatlong hanggang limang spray, parang maghapon na yun sa akin. Ito yung Escape With Me to the Beach. Ewan ko, nakikita niyo ba? Yan. Escape With Me to the Beach. Actually, meron akong 2, 3, hindi ko na mahawakan, syempre. 4, 5, 6, hindi ko na mahawakan, guys. And then, ito yung naubos ko. Ayan, isa pa lang naubos ko. 7 siya lahat. And currently, ito yung inuubos ko ngayon. Ayan. Sobrang bango nito, guys. And guys, ang good thing dito, nilabas ulit siya ng Victoria's Secret, pero hindi sa bagong packaging. Siguro yung mga dati pa nilang stock ito, kasi actually hindi mo lang dati, meron ako nito eh. And then nakabili pa ako ng 2. Doon ako nakabili kay Riz A Shop. Yung pangalan ng shop niya, nilagay ko sa description box. Pero dito, ilalagay ko rin sa description box nito yung pangalan niya. Oh my God, guys! Hindi ako makamove on sa pabango na to. Kahit anong pabango ng Victoria's Secret ang iharap mo sa akin, basta kasama to, ito pa rin yung pipiliin ko. Napakabango niya. All-time favorite ko siya. Ang scent notes niya ay Freesia, Vanilla Orchid, Tropical Petals, Warm Sun. So, meron siyang Vanilla Orchid. Gusto ko talaga yung Vanilla Orchid na scent notes. So, alam nyo na guys. Guys, ang dami pag nagtitanda nito sa Shopee. Pero kay Riz A Shop, ang pinakamura nagbebenta. Parang 485 lang sa kanya. Kasi sa ibang shop, nasa 550 na siya. Or more than 500 and 600. So, kung mahilig kayo ng medyo matamis ng konti, na medyo may woody yung amoy niya ng konti, pero at the same time fresh yung dating niya, and may vanilla orchid siya, try niyong bilhin to guys. Ang bango-bango nito, hindi kayo nagsisisi. So yan po yung mga top 10 favorites ko from Victoria's Secret. Abangan niyo po yung susunod kong video. See you!